Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTubers sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, share, comment below kung ano ang iyong opinion, kuro-kuro sa ating pag-uusapan na trending news ngayon. But before that, magpapasalamat po ako sa lahat ng nanood. Mga OFW all over the world, sa mga party kayo sa mundo ngayon, sana masaya tayo, sana maganda yung health natin, happy-happy lang kasi malapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas and Prosperous New Year po sa ating lahat. Okay, yun na ha? Nako po. Nako, ang ating pag-uusapan ngayon mga kabibig ay itong post sa Twitter ni Oggy Diaz. Na trending niya ulit si Oggy Diaz. Oy, si Mama Oggs, yung tawag lang doon. Ito kasi ang news, post ni Mama Oggy Diaz. May karapatan ba akong tawagin siyang Mama Oggy Diaz? Okay, ito Meron siyang ni-repost na tweet tapos nagbigay siya ng kanyang konting komento doon. Meron kasing isang post na kung saan tinatawag sina Lenny Robredo at Risa Hontiveros na two strong, courageous, and empowered women who empower the nation. Yan ang isang post na isang netizen. Ni-repost ni ni Oggy Diaz at sabi niya, agree. Sila ang mga babaeng may balls. Yan ang pagkomento ni Oggy Diaz. Hindi nakaligtaan ito ng maraming netizen. Alam niyo man, marami mga followers si Mama Oggy Diaz. Marami mga followers na positibo lang, na nagbibigay ng magandang komento sa kanyang mga posts. Meron din mga negatibong viewers at followers ni Mama Oggy Diaz. Ito ang mga komento ng mga netizen tungkol sa na-repost ni Mama Oggy Diaz na kung sinabi niya na ito lang daw ang dalawang babae na may balls. Ano ba ang ibig sabihin niya? Maraming interpretation sa kanyang pag-repost at kanyang opinion. For my own opinion ha, for my own point of view, disclaimer lang, ang pag-intindi ko, sila lang yung mga babaeng marunong magsalita, marunong tumindig sa kung ano ang kanilang pinaglalaban. They are confident to speak kahit magkamali, kahit medyo inokray na o di kaya inokray talaga, binasa na ng netizen. Sila lang, according to Mama Oj, na may balls na magsalita, na very, very confident. Okay, pero ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Mama Oj, i-guess mo naman sila, please. Pang-pa-good vibes interview naman. Happy-happy lang. Walang iyakan. Tawanan lang. Mga byuda na to na palaban. Ano bang point niya na walang iyakan, walang tawanan? So they're expecting that either Risa Hontiveros or Lenny Robredo ay magbibigay ng pang-pa-good vibes. Ay. Sige, dali. Nang may ma-okra na naman kami, boring kapag tahimik si Inang Rosas. Grabe talaga, no? Bakit kaya ganun ang kanilang perception kay Lenny Robredo na pag i-interviewin siya, yung marami siyang mga magagandang mga words. Marami siyang mga pampasabog na words kung saan hindi naman ito sinasabi nating nagbibigay katawanan, pero pampagood vibes lang sa kanila. Ito pa. Ito ha, negative comment to. Portrait ng dalawang bobo. Ito ang sabi ng isang netizen. Ito pa. Congrats for winning Miss Balls 2022 and 2028. Too bad, hindi requirement ang balls para manalo sa eleksyon. Grabe talaga ang netizen, no? Sila yung mga babaeng may balls pero wala namang brains. Kalerke ang komento ng isang netizen. Sila yung mga babaeng may balls pero walang mga brains. Nako, no one is scared of them, Oggy Diaz. Even the run for Senate seat, diretso puso negro ang mga iyan. Strong, isang lutang at PhilHealth lady. Loy, grabe. Iba talaga ang mga netizen, no? Iba talaga sila magkomento tungkol sa mga mukhang balls.
Ronaldo, grabe. Ay, di ladyboy silang dalawa. Di naman alam niya ni. Ladyboy daw ang pagtawag pag may mga balls. So, di ba? Babaeng kutis bayag. Grabe talaga sila, no? Draming trolls dito, ah. Pakain na at paka... pang Pasko pamilya nila. Busog pamilya niya sa mga samang trabaho niyo. Happy? Ay, nako. Iba itong mga tao, no? Pag ayaw nila sa isang komento ng kanilang iniidolo, talagang sasabihin nilang trolls agad. Hindi ba pwedeng nag-express lang, nagbigay ng komento tungkol sa kung ano ang pwede nilang ikomento? Hindi ba pwede sa sabihin nilang ka-trolls? Kung sila man lang ang... ano dito? Manunungkulan sa gobyerno, katulad ni Risa Hontiveros, nako, nagsisisi ako, bakit ko siya binoto? Hala? Isang kakapink, ha? Nagsisisi na bakit binoto si Risa Hontiveros? Ano pa, ano pa? Ay, nako. In fairness naman, marami din ang nagsasabi na tama sila yung dalawang babae na tumayo sa kanilang gustong iparating sa mga, ano dito? Mga kakamping. Ito pa. Marami talaga ang mga nagko-komento ayaw ni Leni Robredo at Risa Hontiveros. Marami din ang may gusto sa dalawang mga babaeng ito na sabi nila nagbibigay motivation, nagbibigay empowerment sa mga babae na dapat tumindig, lumaban kung ano ang pwedeng ipaglaban na relevant lang. Hindi yung magsasalita na tayo pa ang magbigay ng oras para aralin kung ano ang kanya mga sinasabi. Natawa talaga ako mga kabibig. Inubunga nga ako eh. Yun po mga kabibig ang ating at pinag-uusapan ngayon na may mga babaeng, sila ang mga babaeng may balls. Two strong, courageous, and empowered women who empower the nation. Sabi ni Ojo Diaz, agree. Sila yung mga babaeng may balls. O di, sila na. May babaeng may balls. Diba? Congratulations! Sabi pa nga dito, Miss Balls 2022 and 2028. Pero bakit talo yung isa? Natalo yung isa. Sabi ng isang netizen. So mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol sa post ni OG Diaz na si Leni Robredo at si Senator Risa Hontiveros ang totoong may balls, may confidence. Yung talagang nag-i-empower sa mga kababaihan sa Pilipinas. Hindi man lang sa Pilipinas, kundi internationally. Kasi si Mama Lenlen, international speaker. The same time, professor ng Harvard ha? University. At si Senator Risa Hontiveros naman, ay palaging hanggang ngayon, ipinaglalaban pa rin niya ang mga employees ng ABS-CBN na kaya nga nagka-debatihan, nagka-iringan si Nani Marcoleta sa Senado. Naku po mga kabibig, comment down below kung ano ang iyong kuro-kuro opinion sa ating Miss Balls 2022 at 2028. Bye everyone! See you next time!